naman aklaina, hindi ko rin inaasahan pa. Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nag-iinit, nagbabaga, at talaga namang usap-usapan at nagtitrending na latest issue ni Ate Erica. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay pinagtatanggol nga ni Kalingap Val Santos Matubang si Tatay Miguel sa mga bashers. Lalong-lalo na sa mga nagpo-post about sa kanila na ayaw daw nilang manahimik. Sinabi nga ni Kalingap Val na bakit daw nila papatahimikin ang mga matatanda at dahil meron naman daw talaga silang freedom para ihayag ang katotohanan. Bakit daw gusto nilang patahimikin? Ayaw daw ba nila malaman ang katotohanan? Para ito po, malinaw ito, yung post po ni Annie Toniakaw. Lolo Megs, ano kaya yung topic natin dito? Diba yung pera, ikaw ang may hawak? Yung pera, hindi si May ang may hawak, ikaw. Dahil ikaw ang bumili ng gamit. Anong sagot ni Tatay Miguel? Pero hindi si May. Ah. Pero may hawak. Wala akong pira hinahawakan dyan. Wala pira hinahawakan dyan. Yan o. Dahil kayo ang bumili ng mga gamit. Otos lang ni Silami. Otos. Otos yun yung si Silami. Anong gamit yung binili niyo, Tay? Yung simento. Ganun yung mga gribe. Yung mga ginagamit. Saan ginamit? Sa bahay nila. Oo. Okay. Hindi pa mambaga kami pa na gawa ng... Karong halaga noong binigay sa'yo? Alang yata yun. Kandaan lang yata yun. 100,000. 100,000? Binigay. Binigay. Hindi man... Sa kanya naman ang gagaling at... Bigyan nga sa akin... Ikaw daw ang may hawak ng pera, hindi si May. Wala sa akin. Wala sa kanya. Siya nagbibigay ng pera, pang bili ng mga gamit. Kaya ako tayo nandito para malinaw ko naman. Kasi baka mamayas. Bari ang salita ko, yung pala, ikaw pala may kasalanan. Wala po. Okay. Opo talaga, wala. Kasi kanyang pira. I have some evidence of what happened from the start. Isa lang to sa ebidensya namin. And more pa in the court. Hindi naman na ka rin. Hindi kami natatakot. Hindi natatakot! We want to fix this. Ayaw niyo manahimik kasi. So, this is not a joke for us. Bakit nyo po pinatatahimik itong si Tatay Miguel at si Tita? Anong dahilan? Ba't nyo po pinatatahimik itong dalawang itong matanda? Ha? Bakit? Ayaw nyo mabulgar ang katotohanan sa nangyaring ito? Kaya pinatatahimik ninyo? Tuloy natin. Sorry ha, need ko na po kasi magsalita. Kung tama. Sumubra na kayo kay Erica. Alam mo ka, Beget, yan. Nung hindi pa si Mrs. Makikita din natin dito ang side ni Lolo Miguel at ina-explain niya nga kung bakit nasasabihan siya na nasa kanya daw ang pera. In-explain niya nga dito na inuutusan lang daw talaga siya kaya syempre ay nakakahawak siya ng pera. Ngunit ang pera ay nanggagaling talaga kay Sheila May na kapatid ni Ate Erica. Itong dalawang itong matanda, ha? Bakit? Ayaw yung mabulgar ang katotohanan sa nangyaring ito? Kaya pinatatahimik ninyo? Tuloy natin. Sorry ha, need ko na po kasi magsalita. Kung tama. Sumubra na kayo kay Erica. Alam mo ka, Beget, yan. Kami pa po yung nung hindi pa si Mrs. na hospital, ako ang inuutosan nila at wala man silang alam. Yun. Sa pagbibili ng mga wala. Ng steel bar, siminto, graba, buhangin. Binibigay ba sa akin pira? Di, ako natin, simple ako nagguan sa hardware. Yun. At di simple, ako talaga ang nagbabayad sa hardware, tapirma ako dun. Pero sa kanilang gagaling ang pira. Ganun. May prueba naman din po kami kung yung kanina pera. Kahit tiyahin ko ha, kapag salita.
So, sumubra na kayo kay Erica, sabihin ko sa iyo, hindi kayo obligasyon ni Erica. No, hindi. Ang dami po pang anak sila. Ang dami pong mga anak. Eh, ang dami. So, dapat may obligasyon sa inyo. At wala kayong pakialam doon sa pera ni June A. Wala. Sa pera namin dahil hindi po sa inyo yun. Oh, naman. Ang karapatan sa pera niya. Tama. Nagpapatulong sila sa akin. Ang sabi, tulungan, tibla silang alam, magbili ng magpagawa ng bahay. Ako nagpuan ng bahay na yun. At yung bahay pong yun ay sa barangay. Sa barangay. Looting yun. Ako nagbili yun. Ngayon, ang sabi ko, doon sa binili nyo, nakuan, at ganyan din nangyari, walang kurinti, di itong madali at may kurinti. Tama. Pig ko namin yung kurinti, pinalo up namin, nagkaroon ng kurinti. Ayun ang pinagawa namin para madali-dali na. Ay, pira sa sabi na ako naghahawak ng pira, hindi wala sa akin. Hindi. Sila nagbibigay ng pira sa akin na pambayad sa mga biyaga. Pinutusan ka lang. Pinutusan nyo na lang, ha? Nyo pala. Kagaganyo, hindi ako masunod sa kanila. Oh. Bakit tayo, nagkaano kayo ni Shilami at Erica, bakit pala? Inutusan kanila ang bumili ng materyales. Tapos ano nangyari pagka ito na nga po sa kahiwalay kayo? Nung mga hospital. Hospital. Di ganyan na nga po, di pag-uwi namin, wala na sila. Hindi nagpapaalam, walang respeto sa... Pinag-usapan nga dito nila Lolo Miguel kung sino si Emma Torres na nahihimasok at nagpo-post tungkol din kay Lolo Miguel. Sinabi naman nila Lolo Miguel na maging sila din daw ay hindi kilala talaga yan dahil nakilala lang daw yan ni Sheila May na kapatid ni Ate Erica at kausap niya at kasabwatan niya pa sa pagbawi ng pera kila Kalinga Prab at kinausap nga din nila si Sir June A. Yung sinasabi niya ay meron din katotohanan. Kaya pumunta ako dito. Hindi po kami natatakot. So, ang totoo niya, itutusan niya ako. Pinutusan. At marunong akong magkuhan sa hardware. Yan, Kuya Bal, babae na yan. Ito yun. Opo, yan. Yan. Yan, ha? Opo, yan. Yan, o. Ganda. Butog niya masyado. Butog ka daw. Yan po, Kuya Bal. Hindi ako may sabi niyan, into niya ako, huwag kang magalit sa akin, ha? Si Lolo Miguel ang may sabi niyan, hindi ako. Butog ka daw. Ibig sabihin ng butog, sinungaling, di ako may sabi, si Lolo Miguel. Araw po yung kausap ni May, umaga, gabi, yung mukha na yan. Magawa ko ng thumbnail, and Tanyakaw Torres Butog. Huwag kang magalit, hindi ako may sabi niyan, yung tiguang. Itong babaeng ito ay pumasok sa buhay ninyo, kina... Pumasok, kaya alam. Sila, May. Halungkat niya. Sino ba ito? Si Amy Torres po yan. Kailan niyo ba ito? Si Amy Torres daw. Di na Torres yan, tunyakaw na yan. Hindi ko pang inakita, so. Personal. Ngayon ko lang inakita. Eh bakit, ano, nakialam sa buhay ninyo? Yun lang. Lagi po kausapin. Marites ay. Ano? Marites yan. Sira-siraan kayo. Hindi ko po nakikita. Ngayon lang yan. Ngayon lang. O, ha? Tanong, bakit pumasok sa buhay nindo? Ay, hindi niya alam. Alam ko. Marites. Pero hindi legit. Ako po, mga kalingap, mga kaibigan, ako po ay Marites. Sabi ng iba, Kuya Bal, ba't nakikaalam ka dyan? Marites ako ay. Ako ay chismoso. Pero legit akong chismoso. Igo ako nito, oh. Yan, oh. License to Marites. Mahalaga in eh. Bago magka-radio digdi sa Daet, guwaning registration, lahat ng mga Marites na reactor, babigyan ko nitong mga lisensya. Number one, si Bopel. Number one, Marites yan ay. Tapos si CLTB PH. May mga license to Marites yan. Hanggang dito na lamang muna ang ating nag-iinit, nagbabaga, pinag-uusapan at talaga namang nagtitrending na latest issue ni Ate Erica. Maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli. Bye!